Nagkukulitan lang kami dito sa kwarto. Magkasakitan kayo, ba? Ay, ba't ba nakahubad yan? Damitan mo nga yan. Asan yung damit mo? Asan ko? Dali, kunin mo. Yung damit niya, damitan mo siya. You cannot see his body. That's bad. Come on. TJ, ah. Pala ako. Kanina na nagkaharutan kami ng mga anak ko. Yun, hindi ko na malaya nakatulog pala ako. Yung dalawang bata tulog pa rin. Ang oras ngayon, guys, time check, 11 a.m. ng umaga. So, mag-uurong muna ako tapos si Daddy na lang pinabili ko kanina ng carrots, cabbage, tsaka anahog sa sopas. Magluluto ang sopas ngayon. Para pagising ng mga bata, kakain sila. Pagising ko, ang sakit na lalamunan ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ano yun? Dahil malamig, aircon, tapos paglabas ko ng kwarto, mainit. Kaya siguro ganun kasi maglalaro na ako muna to, tapos tsaka ako maggagayak ng aking pang sopas. Kasi ayoko nung pag nagluto ako, marami akong hugasin.
Guys, di ko na masyado maipapakita sa inyo yung aking pagluluto. Kasi, nakita nyo naman, di ba? Ano, masyado na maaraw doon. Kaya, di ko na muna mapapakita sa inyo yung pagluluto ko. Ang putla ko, at ganito. So, magluluto muna ako, guys. Babalikan ko kayo mamaya. Naglalaro. So, yung nagurong na rin ako ng pinagkainan namin and eto, mema lang sa bahay. Wala naman masyadong gana for today, guys. Yan. Ayan yung mga bata. Say hey, hi! Hello, Ate Jojo! Teacher Jojo pala. Sorry. Hello, Ate Teacher Jojo. Susunod ko naman yung ano, ay sorry, madilim. Susunod ko naman yung banyo namin. Linis muna ako ng aming banyo. Buti yung eye bag ko, oh, nawawala-wala na. So, binabaran ko ng muriatic acid yung aming toilet. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano siya lilinisin. Kasi nakita nyo naman na dati, di ba? So, babalikan ko kayo guys. Maglilinis muna ako ng banyo namin. Yan, ako'y nakatapos na maglinis ng aking banyo. So, pahinga na muna ako. Pwede na ako mag-upo-upo muna kasi nakatripod ako guys. Kaya masyadong ano. Pwede na muna ako mag-upo-upo kasi wala naman akong gagawin. Paliligo na lang muna ako. So, ayan, yun yung gagawin ko kasi pawis na rin ako. At basa na rin yung pajama ko dahil naglinis nga ako ng garahe. So, mamaya na lang guys. Bye! Thank you.
ako maligo, tapos siguro ano oras na ba? Wait, let me check. 12:47 na ng tanghali at inaaya ko si Kai, kakakain kami sa malapit na kainan dito sa may kanto, yung Indian shop dito. So hindi ko alam kung gusto niya kumain. Kaya gusto mo ba kumain? Oh, tara na. So ayun guys, kakain na muna kami at siguro magbablog ako doon habang kumakain kami. Kasi medyo kilala ko naman na yung mga tao doon eh. Kaya hindi na nakakahiya. Tsaka sanay na sila sa akin na nagbablog ako, na nakikita nila ako na nagsasalita mag-isa sa harap ng camera ng cellphone ko. So ayun guys, tara samahan nyo kami. Guys, yung kinakainan namin dito sa may kanto, ewan ko bakit sarado sila. So buti na lang ito yung isang kinakainan namin, bukas pa. So kain na lang siguro kami wantan mi. Kasi yun lang naman makakain dito. Pag tanghali, hindi sila nagtitinda ng rice. Moments later. So, andito na kami guys sa bahay. Ayan, ang dami na naman kalat ni TJ. Marami na naman akong lilikpitin. So, napapansin ko, simula nung nagdijeta na ako, hindi na ako nagre-rice. Yung mukha ko, medyo pumayat na siya. Dati kasi pumuputok yung dito. Putok na putok yung mukha ko. So, ngayon, parang napapansin ko, medyo pumayat-payat na yung mukha ko. So, ayun guys, siguro patutulugin ko na muna yung mga bata. Paliliguan ko muna si TJ. Tapos patutulugin ko sila ng hapon para naman hindi magalit yung daddy nila na puro tablet na lang yung alam gawin. Guys, kagigising lang namin ng mga bata. Natulog muna si TJ tsaka si Kaika. Tapos pagkatapos nilang matulog, pagising nila, naligo muna sila. So, ayan. Hello. So, ayan si TJ. TJ? Minum si TJ ng Vitagen. Super init. Hindi muna kami nagtambay sa loob ng kwarto. Hindi na muna kami nag-aircon kasi ang hirap din nung masasanay ka sa aircon, tapos paglabas mo mainit, masakit sa lalamunan, tapos parang tuyo yung ubo mo, ganun. So kaya sabi ko, dito na lang tayo sa sala, huwag na lang tayo mag-aircon. Sabi ko, ayun, nakatulog naman ako dito sa sofa, tapos si TJ nakatulog din sa sofa, tapos si Kaika naman sa kwarto niya natulog. So, ayun. Beko, wakang baso. Hindi ko alam kung anong oras uwi si daddy. 1, 2, 3, 4. Ano na ngayon, guys? 5:30 na ng hapon. Ingay! Ingay! 5:30 na ng hapon. Ngayon lang kami nagising. Share ko nga lang pala sa inyo, guys. Nagpaplano kasi ako, papalitan ko na yung phone ko. Ngayon, dapat F7 yung bibiling ko. TJ, noisy. Dapat F7 yung bibiling ko nitong July birthday ko. Gift na ni daddy sa birthday ko. Kaya lang,
Nakita ko sa YouTube na maglo-launch ulit yung Oppo. F9 naman yata. So, sabi ko, mabilis lang naman yata yun. Antayin ko na lang para din ang hinahabol ko yung unboxing nun para naman kahit papano, diba? Makapag-unboxing ako. Kasi kung yung F7 yung i-unboxing ko, medyo old na siya, diba? Marami na nakakapag-upload ng ganun. So, ayun. Siguro, antayin ko na lang yung Oppo F9. 2 months lang naman siguro mai-release na yon, 'di ba? Wala pa namang final launching. Pero so nakikita ko dual camera siya at mas malaki yung RAM niya, 8GB RAM, which is good para sa akin dahil more on editing nga ako, 'di ba? Sa phone ko ako nag-edit. So kailangan ko ng mas malaki yung RAM. Para smooth yung pag-edit ko. Tsaka, kailangan ko ng malaki yung storage. Para mas marami ako may store na video sa cellphone ko. So, ayun lang guys. Na-share ko lang sa inyo na yun nga. Ito, super putla ng kulay ko. Medyo lumiliit na ng aking braso. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo. Kasi okay pa naman itong cellphone ko. Sana wag muna siyang bumigay. Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control.